Yan. So hello everyone, it's me again, Daniel Wu, your marketing professional here at Toyota. So sa i-content natin ngayon is regarding sa security ng unit natin, kung ano ba yung mga possible na manakaw sa exterior part ng ating sasakyan. Okay? So since nandito na tayo sa harapan, unahin na natin si logo niya sa harapan. So sa lahat ng units to, applicable na pwedeng manakaw, ha? Okay. So yung unang pwedeng manakaw is yung kanyang car logo sa harapan. Okay, I have a case na rin nito na may kliyente na ninakawan siya ng logo na yan. So medyo mahal yan. So wala akong alam na pwedeng maging device niya para hindi siya manakaw. Pero bihirang-bihira naman mangyari to. So second most common na pwedeng manakaw sa atin, of course, si yung mga gulong natin mismo sa yung four wheel na yan. Ayan. So anong pwedeng nating ilagay dyan na hindi siya mananakaw? Ilagay natin sa parking lot natin sa loob ng bahay. Okay? Ngayon, pwede rin siyang manakaw sa mall. Nagkaroon ako ng case na ganyan. And mamaya daanan natin sa likod. Isa pa sa pwedeng manakaw dito is yung side mirrors natin. Yan. So, baba ko lang yung hawak kong gamit. So, actually, itong part na to, napakadali lang niyang nakawin. So, ginagawa nila, ito. Tutulak lang nila to. Ito. Pag ito lumabas, snap na yan. Nakaw na. Okay. Napakadaling nakawin na to. In less than 10 seconds, wala na siya. So, how to prevent na hindi siya manakaw, bibili tayo ng side mirror cover. Yung side mirror cover na yun, isa siyang goma na nilalagay dito. So isang buo siya na nakatakip dyan. So kailangan niya sirain yung cover na yun para manakaw tong side mirrors. So napakamura lang nun, guys. Bili na tayo. Okay? So kaya ako binablog yung mga yan kasi nagkaroon ako ng experience with my auntie na nasa labas lang ng bahay yung kanyang sasakyan. Gulat siya. Umagang-umaga na wala yung side mirrors niya. So nagtanong ako rito, Avanza 2020 year model. 1-1 isang salamin. So kaliwa kanan ang ninakaw sa kanya. So that's 2-2. So sayang din yun. So medyo abala sa pagdadrive at paghahanap ng ano yan, ng available stocks. Pero madami naman yan makukuha nun, okay? So next na pwedeng manakaw sa atin is walang iba kundi yung ating spare tire. So guys, kapag nasa labas yung sasakyan nyo, sa tapat ng bahay nyo, sa mall, okay, anything na exposed siya sa magnanakaw, gagawa nila ng paraan yan. So may isa akong kukwento sa inyo, ha. Baba ko lang yung phone ko ulit. Yung kliyente ko sa Nobali, nag Jollibee lang sila nung asawa niya. Then not far away, kita naman yung sasakyan niya. And then nagtataka siya, tinabihan siya ng isang sasakyan at nagsibabaan isa-isa yung mga pasahero nun, tumabi sa sasakyan niya dito. Then anong nangyari? Meron daw silang mga kumot na pinapagpagpagpag. Then, napakatagal niyang, siguro mga, sabi niya, less than 10 minutes na nakaganon yung mga lalaki. Then, in my part, medyo na-guilty ako na hindi ko na-demo yung susian niya sa Fortuner queue niya na meron siyang alarm na pwedeng gawin kahit na nasa malayo siya. So, in less than 10 minutes, nakuha yung kanyang na extra gulong and it cost him around 10,000 pesos. So sayang din yun. So ano kailangan natin bitin dito? Spare tire lock. So meron tayo yan dito sa dealership and pwede kayong mag-avail nito. So ano ba yung mga pwedeng manakaw sa atin? Actually,
yung sabi nila yung short spin antenna, hindi naman nananakaw yan. So again, enumerate na natin yung mga pwedeng mananakaw. Bihirang-bihira naman to yung emblem. Madalas naman is yung spare tire at saka yung gulong natin na apat na exposed na exposed. Then side mirrors. So yung gulong talaga hindi natin ma-prevent na hindi mananakaw to eh. Mananakaw at mananakaw yan eh. So siguro i-park na natin sa safe and expose sa mga tao yung sasakyan natin. Okay? So if you have inquiries regarding sa sales natin dito sa Toyota, you can contact me at 0917-446-6181. Bible ready na rin to. WhatsApp ready. And you can add me on my Facebook account, Daniel Uy.